Nasaan si Mamo? Ay, umalis. Punta ng States. What do you mean, umalis? Eh, you know, fly away to the US of A. Yun. Umalis siya? Bakit hindi niya sinabi sa amin? Eh, nagmamadali eh, kasi may tinatakasan. Tinatakasan? Bakit? Kanino may atraso si Mamo? Sorry, mali. Iniiwasan. Ayun, iniiwasan. O, iniiwasan niya si Emily kasi nga hindi niya type yun, di ba? Well, I can't blame her. Sana sinama niya na lang ako dahil hindi ko rin type si Emily. Ay, hindi pwede ha. Dahil kabilin-bilinan din ni Madam sa'yo na gawin mo raw ang lahat ng makakaya mo para hindi magkatuluyan yan si Sir Marco at si Emily. Ay, kailan babalik si Mamo? Ewan! Tsaka nga pala, kabilin-bilinan din ni Madam ha. Diyan sa daddy mo, ha, sabihin mo na hinding-hindi siya uuwi ng Pilipinas hanggat hindi siya natatauhan diyan kay Emily. Si Daniel. Naghanap siya ng trabaho. Sinabi ko naman sa kanya, meron akong mabibigay na trabaho sa kumpanya namin. Hindi na kailangan magpakahirap na ganito. Eh, kasi hindi naman maatin ni Daniel na nakikita niya si Margaret araw-araw. Hayaan mo na siya. Pero, Emily, hindi ba niya naisip na one day magre-retire ako sa kumpanya? Who's going to take over the company? Pwede siya. Alam ko, Marco. Pero may iba ka namang anak, hindi ba? Yeah, but she wants that competent. Si Nathan, alam naman natin ang kalagayan ng bata. Ayan, makakahanap ka rin ng kapalit mo. Tingnan mo na lang si John Bonifacio. Hmm. Hindi ba ang gusto niya si Jane ang bumalit sa kanya? Pero dahil namatay si Jane, ang kinuha niya yung pamangkin niya, si Jane. Jane Bonifacio? Oo, yung pinsan ni Jane. Parang yata nabanggit sa akin ni Jane dati yan. Talaga? Oo. Oh. Baka hindi sila close. Nako, eh hindi na nga babalik si Mamo dahil mukhang seryoso na si Daddy kay Emily. Nako, Johanna. Huwag na huwag mo nga hayaang magkatuluyan yung daddy mo at si Emily. Nako! Kasi buhay ni Madam ang nakasalalay dito. Buhay ni Madam! Kinatanong ka ba? I'll do what I can stop being so overdramatic. Maiba lang kayo, Emily. Pwede ba itang invite na dinner sa bahay? Sa inyo? Yeah. Bakit? Naisip ko sa inyo, ang hirap na ganito, magtatago tayo. Mabuti pang malaman ni Joanna at saka ni Nathan tungkol sa ating dalawa. Joanna, baka pwedeng samahan mo naman ako dito. Dito ka na matulog kasi nag-iisa ako, nakakatakot. Ay, hindi pwede. Kailangan kong bantayan si Dad. Kung natatakot ka, papuntahin mo dito si Perla. Ay, hindi. Kaya ko naman mag-isa rito eh. Gusto mo, iwan mo pa ako eh. Matapang ako. Oo. Ano ka ba naman? Oo, kaya-kaya ko. Kahit wala si Madam Margaret. Oo. Kaya naman pala eh. Oo, kaya ko. Sir, ma'am, may naghahanap po kay Madam Margaret? Lola Edith. What a surprise! Nandito ka pala sa Manila. Sandali lang kami dito, Johanna. Uwi na rin kami next week. Sinamahan ko lang si John na mag-appoint ng bagong presidente ng bangko. May bagong president ng Bonifacio Bank? Sino? Johanna, siya ang tita Jean mo. Pamangkin namin ang ni John. Siya si Johanna, anak ni Jane at ni Marco.